may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 na kaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkura ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbabagong anyo si Jesus. Nagdingning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus. At ito ay nasaksihan ni na Pedro, Juan at Santiago. Ito ay nangyari sa isang bundok sa Galilea na ngayon ay kilala na Mount Tabor, bundok ng Tabor. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Habang siya ay tao dito sa mundo, hindi naman niya iniwan ang kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian na nakita ng mga apostol ay parang pagpasilip lang sa kanila ng kanyang kadakilaan bilang Diyos na palaging nasa kanya. Ang kadakilaan ng Diyos ay nasaksihan din ni Daniel sa kanyang pangitain na nakasulat sa ating unang pagbasa. Doon nakita ni Daniel ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono, maningning ang kanyang damit at parang nag-aapoy ang kanyang trono. Pinalibutan siya ng napakaraming hukbo na nagpupuri sa kanya.
Sa harap niya, binuksan ang mga libro ng kasaysayan at ng mga buhay ng tao. Ang lahat ng pangyayari ay hayag sa kanya. Sa pangitaing ito, may lumapit sa trono na isang parang tao at siya'y binigyan ng kapangyarihan na maghari sa buong mundo at sa lahat ng mga tao. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ang taong ito ay ang Mesiyas, ang Kristo. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, nasaksihan ng mga apostol ang kanyang kadakilaan na palagi namang nasa kanya bilang Diyos. Nakita na kasama niya at siya ay nakipag-usap kay Moises at kay Elias. Si Moises ay nabuhay ng mga 1,200 taon bago dumating si Jesus. At si Elias naman ng mga 800 taon bago siya dumating. Kaya matagal na silang namatay, ngunit sila ay nakipag-usap ngayon kay Jesus. Ang pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa mangyayari kay Jesus sa Jerusalem. Si Moises ay kumakatawan sa kautusan at si Elias sa mga propeta. Pinaaalam sa atin na ang mangyayari kay Jesus sa Jerusalem, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ay naaayon sa banal na kasulatan, naaayon sa kautusan at sa mga propeta. Bigla na lang may ulap na dumating na may tinig na galing sa ulap. Sa lumang tipan, ang Diyos ay madalas na inilalarawan na nagsasalita mula sa ulap. Ang sabi sa ulap, "Ito ang aking kinaluglang anak. Pakinggan ninyo siya." Ito'y isang affirmation mula sa Ama na tama ang ginagawa ng kanyang anak, na ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Napakaganda ang pangitain na ibig ng mga alagad na doon na lang sila. Gagawa na lang ng 3 tolda para sa kanila. Ganun na lang kaganda ang karanasang ito na ito'y nasa isip pa ni Pedro. Impressed pa kay Pedro. Impressed pa siya tungkol dito. Mga 30 taon nang lumipas. Ito ay kanyang sinulat sa kanyang liham na binasa natin sa ating ikalawang pagbasa. Sinabi niya na ang mensahe niya ay hindi katang-isip lang ng tao. Ito ay nangyari. Siya ay saksi sa pangyayari sa bundok na yon na nakita niya ang pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus at narinig niya ang boses mula sa langit. Kapani-paniwala ang kanyang mensahe. Nagsisilbi ito na liwanag sa kadiliman ng mga pangyayari noon sa mga Kristiyano. Iyan ang layunin ng pagbabagong anyo ni Jesus. Ito'y nagsisilbing pampalakas ng loob sa mga alagad nang dumating ang pagpapakasakit ni Jesus sa Jerusalem. Huwag dapat sila matakot. Ang pangyayaring ito ay naaayon sa plano ng Diyos. Ang kahirapang dadaanan ni Jesus ay magdadala ng kaluwalhatian.